Hi po, good afternoon. Medyo mahina po yung signal. Naririnig po ba ako? Ano yung jiggap? Emil, wala pa, wala pa. Pati siya mahina. Patay tayo. Ito mahina. Kamahanap pa tayo. Sir Francis, ngayon po, naririnig na po ba ako? Loud and clear. Ah, okay, sir. Kasi medyo nasa biyahe po kasi ako papuntang Cagayan. Nasa kalagitan po ako ng Isabela. Medyo nagkaharap kami ng signal. Konti lang, konti lang. Okay lang. Okay na po. So, hindi mo na ako magbubukas ng camera, Sir Francis, ha? Kasi medyo... Apo...
sa sangay ng gasolinahan sa kanto ng Timog Avenue at sa Agiles Guerra Street. Yan ay dahil pa rin sa dami ng nagpapagasolina. Ito si DK Sarate para sa Radyo Pilipinas. Sa business permit and licensing office ng munisipyo at hindi nakatanggap ng isang mapagpala at napakagandang araw ng ating besperas ng ating Kapaskuhan. Ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide, saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa ating pampaskong edisyon ng PSA Serbisyo sa Radyo. Dito pa rin sa inyong pinagkakatiwalaang himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas 1. Ang inyo pong lingkod, Francis Cansino nag-aanyaya, araw po ng bisperas ng Noche Buena ng Kapaskuhan, Disyembre 24, 2022. Tayo po isabayang nasusubaybayan sa Radyo Pilipinas 1, 738 sa inyong talapihitan at sa Meta Facebook page ng Philippine Statistics Authority. Kayo po ay aming inaanyayahan na lumahok sa ating talastasan o ikomento ang inyong mga katanungan. Lalo na po na may kinalaman sa inyong civil registration document at sasagutin po yan ng ating mga resource person sa ikalawang bahagdan ng ating palatuntunan. Of course, sa ating pampaskong edisyon, makakasama natin ang PSA production staff sa pangunguna ni Ms. Monet Nesperos, Mr. Robin Litan, Mike Agravador, Nathaniel Gonzalez, KM Mangilog, Nikki Zangate, Jerome San Miguel, at mula sa PSA Centris Building, nakakalungkot, hindi natin makakasama Miss Linda Mole. Sa halip, Nathaniel Gonzalez ang nariyan. Okay, sa ating home studio, Miss Kate De La Cruz Pilutin at Jam Season. Sa ating master control, ang ating mga technical engineers na sina Roger Cruz at Mariel San Antonio. Okay, mga kaibigan, hindi na po tayo mag-aaksaya ng mga oras. At puntahan natin si Nathaniel
Gonzales. Nathaniel, maligayang Pasko sa inyong lahat. Hello, Ka Francis. Alright, magandang video, hapon po. Video mo. Ka Francis, pasensya na po. Hindi tayo makapag-open ng video ngayon. At medyo naghahanda tayo ngayon kapaskuhan, Ka Francis. Aba. Ano? Habang nga tayo nagluluto, Ka Francis, on air tayo. Okay, hindi bale. Diyan ako, magno-nocho buena sa inyo. Yes, Ka Francis. Ayan, pwede naman po kayong bumisita. Ayan, shout out na natin po ang mga nanonood sa atin ngayon. Of course, shout out sa ating sa family na ating division chief ng KMCD, sa family po ni Miss Simone at Miss Peros, of course, sa family ni Sir Ruben, sa Mangilog family, sa Gonzales family, and of course, San Miguel family and Zacate family. Okay. Nako, talagang excited tayong lahat sa ating episode na ito, Nathaniel, at bagong lahat. Sino ba ang makakasama natin sa ating frontline service, Nat? Ngayon po, Ka Francis, makasama po natin from our civil registration service, of course, ang ating ANS Marizza Grande. Magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Francis, Nathan. At sa lahat po ng nakikinig sa atin at laging sumasabaybay sa PSA, Sir Bilis Saranyo. A blessed holiday, ANS Marizza Grande. Ang Merry Christmas. Okay. Good to see you again. Thank you very much, Sir Francis. At of course, sino pa? Ka Francis, kasama din po natin. I'm sorry po. Ayan, kasama po natin, Ka Francis, si Mr. EMILIO QUERUBIN, Civil Registry Office din, Civil Registration Service din po siya, Ka Francis, Registration Officer 4 ng PSA. Wow! Aba, happy holidays, Mr. Emil Bigman QUERUBIN. Yes, Sir Francis, magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programa pong ito. Busy man po ang lahat pero nandito tayo para sa paglilingkod sa ating bayan. Magandang hapon, Ma'am Maris. Okay, right on. At puntahan ko muna ang ating home studio. Tignan natin. Wala pa si Kate. Okay, baka nandiyan dyan naman si Jam. Wala pa rin. Okay. So, puntahan na natin si ANS Marizza Grande para sa ating ilang mga paunawa muna bago tayo dumako sa ating frontline service. ANS Mariz? Okay. Sir Francis, Merry Christmas po right. Sa lahat. No? Thank you, Bisperas thank you. Po ng Pasko ngayon. Pero tuloy-tuloy po rin po tayo sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. So sa 26 kasi naka-announce na po na holiday. Holiday. Oo, so ibig sabihin yung mga nakakuha po ng appointment sa ating mga outlet ay isa-serve po yan the following day sa 27. Business day, December 27 po. Opo. Okay. So yun po yung ating balita, no? Kasi biglaan po tayo nagkaroon ng holiday. Pero I'm sure masaya po ang lahat dahil may pagkakataon pa tayong mas matagal mag-celebrate ng Pasko sa mga kapamilya natin. Okay. ANS Maris, kamusta ang lahat ng ating mga outlet, particular dito sa National Capital Region? Dahil holiday nga po, Sir Francis, ay lahat po kasi may nationwide appointment system na po tayo, no? So lahat po ng nakakuha ng appointment sa December 26 i-cater po yun ng the following day or the succeeding days po nitong December bago po mag New Year naman po or mag holiday nung December 30. So ang lahat naman po ay siserbisyuhan yan ng PSA ng ating mga outlets po. Pero itong mga susunod na araw hanggang sa 26 pati ang online appointment sarado rin. Yung ating mga online kasi online yan Sir Francis, oo, no? So maaari kang mag-apply. Oo. Oo, maaari pa rin yan. Samantalahin.
Oo, but of course, yung business day natin will resume December 27 yung ating mga processing. Mm-hmm. Okay. Ano pa ang aasahan ng ating mga clients, ng ating mga sineserbisyohan, ng ating frontline okay. para sa taong 2023? Meron na ba tayong mga lineup ng mga activities and programs? Yung December 23 po natin, 2023, looking forward, ano, may mga transfer tayo ng outlet like yung Katbalogan. Okay. Lilipat po yan ng location. So, but temporarily, magre-resume kami ng Brex operations mm-hmm. by January para hindi po ma-stop yung operation dahil sa bigla ang pag-transfer. And then, Sir Francis, may mga bago tayong outlet na in-open lately. Ano? Ito yung sa Birak at saka yung sa Antipolo Rizal. So, ito yung mga online walk-in outlet na. So, these are new CRSITP2 outlets na. And also yung Caloocan po natin, itong December, nag-convert na rin po kami into a new ITP2 system. So, meaning yung mga security paper na gagamitin, meron na siyang QR code. Yan yung mga bagong features kasi ng ating CRSITP2. Wow, maganda yan ha. Talaga naman tuloy-tuloy ang pagpapalawak ng serbisyo ng ating Philippine Statistics Authority, lalo na sa larangan ng ating frontline service. So, ANS Maris, aside from what you made mention, meron ba tayong mga dagdag na ikangay? Yung ating mga tie-up with the private sector sa mga malls, is it still on the go? Yes, Sir Francis, no, patuloy yan nagsiservisyo yung mga partner natin, yung SM, mga business centers, nag-accept sila ng request. Also, ongoing din yung collaboration namin with Robinsons, pero hindi pa natin na soft launch yan, pero meron na po tayong collaboration doon. So, patuloy pa rin naman po yung pagsiservisyo natin. May mga dinevelop din po kami na bagong sistema, yung digital copy, no? So, pwede na kayong mag-apply ng e-copy through our outlet located in East Avenue, in Valenzuela, and in Caloocan for the NCR. Pero yung outside ng Metro Manila, ito yung Puerto Princesa, Iligan, Ulongga po. So ito yung mga ITP2 outlets at available na po yung mga serbisyo na yan. At yung Certificate of No Death, no? Ito yung certification na bago na nagpapatunay na yung isang individual, wala pang record ng death sa PSA. Ayun. Pero meron ba tayong pangunahing hakbangin, ANS Maris, pagdating dyan sa death certificate issuance? Sapagkat alam natin na medyo may mga malilikot ang isip at malilikot ang mga kamay na ika nga nagmamaniobra ng mga death certificate. Sa pagdating sa issue 1, Sir Francis, no, may mga rules tayo diyan na kung sino lang po yung pwedeng mag-request, ano, kumbaga ito yung immediate family kung ano, or may mga requirements po tayo ng affidavit of next kin kung ang nagre-request ay hindi yung immediate family na. So, medyo stricto po tayo dyan, ano, pagdating sa copy issuance. In fact, mayroon na po kaming bagong guidelines na inilabas lately pagdating sa kung sino po ba yung mga pwedeng mag-request ng copies ng birth, marriage, death. Yes. So, wala na yung ano, ha? We will disregard the multiple request for death certificate. Hindi naman, Sir Francis, maaari pa rin naman mag-request kahit ilang piraso, ano, pieces. Hindi, yung iba't ibang parties. Iba't ibang parties. May rule tayo kasi, Sir Francis, ano, sa outlet, na kung yung nire-request mo hindi yung ikaw or immediate family, maximum of 2 requests lang yung ina-allow.
So siguro bakit kaya ganun yung policy namin. Yun yung it's one of our security measures to make sure na wala pong mga fixers na madaming papasok sa ating outlet to request for the document. So pag authorized representative po maximum of 2 requests pag different persons. Ayun, maliwanag yan. Dapat maunawaan yan ang ating mga clients. Kasi pagdating sa death certificate request, alam mo, maraming nagkaka-interest, lalo na kung yung may-ari o yung namatay, eh may mga matatanggap na malalaking benepisyo, ba dyan na umaahon yung mga interested parties. Sir Francis, gusto ko lang din ibalita, ano, kasi meron na po kaming collaboration with GCash. So sa outlet, tumatanggap na po kami ng cashless payment via yung Maya or yung dating PayMaya. Mm-hmm. And soon in all the outlets yung GCash. So right now po ay nagkakaroon na kami ng trainings, orientation sa ating mga outlets, different outlets nationwide para ma-launch na po natin itong as early as possible itong last week of December or by January, tatanggap na po yung ating mga outlets ng GCash payments. GCash, okay. Yan ay sa lahat ng mga documents, ha? Birth, marriage, yes. Senomar, death, and ano pa? Senodet. Senodet. Okay. So, pwede na lahat yan sa GCash. Yes, sir. Yes. Ayan. Sir. Oh. Starting when? Nagpa-pilot na po ngayon, December, but yung rollout po is by January sa lahat po ng outlets nationwide. Oh, wow. Beautiful. Napakadali na ng access ng ating mga clients yan. Okay. ANS Maris, saglit lamang, ano, bago tayo dumako doon sa mga queries and concerns ng ating mga client, pararaanin muna natin ang ilang paalala mula sa ating himpilan. It's a public service announcement. E-Travel, Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System. Para sa mas pinabilis, effective at safe health monitoring and regulation ng mga biyaherong dumarating sa Pilipinas. E-travel, lahat ng papasok sa ating bansa ay required na mag-register para sa kanilang e-travel declaration 72 hours bago ang departure date mula sa bansang kanilang panggagalingan. Bisitahin ang www.etravel.gov.ph at sagutin ang steps 1 to 5 pagkatapos ay makatatanggap ng QR code na kailangan i-save at ipapakita paglapit sa paliparan ng Pilipinas. E-Travel, Katawang ng Bureau of Immigration, Department of Tourism, Bureau of Customs, Bureau of Quarantine, DOH, DICT, at DOTR sa pagpapatupad ng epektibo at maayos na e-travel declaration. This is a public service announcement from PBS, wala. Broadcasting Service, and Radio Pilipinas. Okay, thank you very much sa ating mga technical engineers. But before anything else, na bago ko balikan ang ating special resource person, ang ating pong ANS Engineer Marizza Grande ng Civil Registration Service, nais ko munang bumati, ano, espesyal na pagbati ito sa ating kabalikat, sa ating kaibigan. Binabati natin ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon, Mr. and Mrs. Merlizon, a farmer turned successful businessman. Okay, more power, Mer and family. Mabuhay kayo. God bless always. Okay, thank you very much. Tuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan at balikan natin ang ating resource person, ANS Marizza Grande. Okay, Engineer Maris, ulit, magandang hapon. Magandang hapon ulit, Sir Francis. Okay, dako na tayo sa ating queries and concerns. Ito'y galing kay Tricia May Aquino. Paano po yung may negative PSA na? Naayos din po ba sa munisipyo then pinorward na po yung papers sa PSA dyan po sa Maynila?
Okay, Miss Tricia May, kung saan po kayo nag-apply, maaari na po kayong bumalik doon para mag-request ulit ng inyong dokumento. But may policy po kami na halimbawa negative certificate yung na-issue sa inyo, tapos may kopya kayo naka-register sa local, maaari na po nating pro bono process yan. So long as hindi nagamit sa delayed registration yung negative certificate. So balik po kayo doon sa kung saan po kayo nag-apply na outlet para po ma-rework natin yung document na ni-request po ninyo. Okay, thank you. Mula naman kay Shirley Gabiola Pegalan. Ma'am, sir, last year po kasi may nakuha na po akong birth certificate. Ask ko lang po, if panibago na po ngayon ang birth certificate o katulad pa rin po last year? Okay. Alam mo ba, Sir Francis, tsaka kay Shirley, ano, meron na nga ho tayong batas, no, na permanent validity on certificate of live birth, marriage, and death. So, kung wala naman pong dapat i-correct doon sa iyong birth certificate, tama po, then that is considered as valid pa rin na copy issue once ng Philippine Statistics Authority. Walang expiration date yan. Yes, Sir Francis. Unless meron po siyang ipapakorek doon na entry sa kanyang Ayun. Birth certificate. Okay, mula naman kay Mina J. Ali. Good day po. Mag-i-inquire po sana ako. Kailangan ko po kasi ipa-clear yung marriage status ko sa first husband ko. Ikinasal po kami 2010 under Sharia law. Kasi Muslim po ako at nagbalik Islam yung partner ko noon. 2014, nag-divorce po kami. Pero nagpa-register din po namin sa NSO yung marriage certificate namin. Na di ko po naasikaso kasi nag-abroad ako. Nais ko po sanang ipa-clear o nullified yung marriage status ko sa PSA. May copy po ako ng divorce paper namin under Office of Muslim Affairs. Okay. So, dati silang Muslim, ano, Sir Francis. So, nagpakasal yes. sila and then nag-file sila ng divorce through Sharia. So, ang first step nito, Mina, kailangan ay nakaregister po sa Sharia yung divorce. Para pumaanote or ma-submit sa PSA yung inyo pong divorce. So, dalawa po kasi ang klase ng divorce, no, sa Sharia, Sir Francis. Yes. Yung isa, yung true court, and yung the other one is yung talak or tafwid, isang administrative process na kung saan meron lang certificate of divorce na nire-register. So, yung Sharia court of divorce, ay ina-annotate ito sa marriage contract. The talak and tafwid, ito yung administrative process na certificate of divorce na kailangan i-register din po ito sa Sharia, ay hindi po ina-annotate doon sa kanilang marriage contract. So now, as it appears, parang hindi pa nila naayos ito, no, doon sa, base doon sa sinabi ni Mina, kailangan ay i-submit yung mga requirements sa PSA para ma-process ang kanyang divorce and makita natin yung change ng status later on kung Sharia court ba yung divorce or through the certificate of divorce na sinasabi ko na talak or tafwid. Okay. Siguro naging maliwanag kay Mina yung explanation mo at detalye. Kay Rosalie Di Sabile, good day po. May tanong lang po sana. Paano po ba magpa-correct ng birth date? Okay. Yung rule natin, Sir Francis, pag day and or month yung mali, pwede siyang administrative process yung pag-correct ng petition through the RA10172. Basta yung day and or month. But if it involves the whole date of birth, no, kasama yung year of birth, it's a substantial entry. Kailangan na po siyang dumaan sa korte para maipakorek po ito. Ayun. Sa korte naman, kinakailangan talagang mag-abogado na siya diyan. Ano? Tama, Sir Francis. Okay.
mula kay Vishna Doromal. Pwede po bang mag-change ang taga PSA pag mali ang middle name? Wow. Hindi po. Okay. Akala nila binubura lang ng lapis 'yon. Oo. So si Vishna, no, ang PSA ho ay wala po kaming mandato na mag-correct, ano. Hindi po kami yung nagko-correct. Ang kapag ka may error sa inyong birth certificate, kailangan dumaan po ito sa proseso. It's either administrative or court, no. So yung change of the middle name, depende kasi ito, Sir Francis, if it involves filiation, kailangan idaan sa korte. Pero kung typographical or clerical error, mali sa spelling, pwede po yan sa Republic Act 9048 kung saan correction of clerical error ang pwedeng i-file na petition. Okay. Samantala, panghuli muna sa unang hanay, mula kay Ace Marcoso Asiatico. Question lang po, how can I update my birthplace information? Yung birthplace po kasi sa PSA birth certificate, walang city and province na nakalagay. Name lang ng lying in nakalagay. Di po inaccept para sa pagkuha ng passport. Okay. Sir Francis, as it appears, no, ito yung na-register na may mga omitted information doon sa kanyang city and province. So, nasasakop po ito ng administratibong paraan kung saan pwedeng mag-file siya ng supplemental report. So, kailangan lang po makipag-coordinate sila sa local civil registrar para ma-process yung kanyang supplemental report doon sa place of birth. Okay. So, ANS Maris, medyo pahinga ka muna ng konti at paalala muna mula sa ating himpilan. Ngayong Kapaskuhan, mga aking, baliktumal na nga ang ating pagdiriwang. Pero huwag kalimutan, kaligtasan at kalusugan dapat pa rin ilagay sa isipan. Lalo't hindi lang naman COVID-19 ang ating kalaban. Ang sulit ko lang ang paalala para sa mga iba pang sakit na ating mga naranasan ngayon sa ating paluka, especially the non-pagalita mong fever, tayo po ay nandat magpapas po, hindi natin yung ating mga pinakain, huwag masyadong matataka, huwag masyadong malalangis, huwag masyadong matatamis, iwasan yung mga bisyo, at sana po tayo po ay laging aware on how we can be able to live healthily para naman po tayo ay makprotektado not just from COVID-19 but from other diseases. Kaysa nyo sa malusog na selebrasyon ng Pasko, ang DOH, Philippine Broadcasting Service at Radyo Pilipinas. Maiinit na balita at talakayang alamin sa mas pinaganda, mas sinalaw, mas sinasakas. Radyo Pilipinas, 7-3-8 sa Metro Manila. Okay, maraming salamat sa ating mga technical engineer at tayo ay dumako na sa ating serbisyo balita, ihahatid ng ating kaagapay si Kate De La Cruz Pelutin. Kate? Magandang hapon, Tito Francis. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Tito Francis, I believe wala po tayong PSA serbisyo balita ngayong hapon. Aha. So, baka naman may gusto ka na lang batiin. I-shout out mo ngayong bisperas ng Pasko. Binabati ko po ng maligayang Pasko ang aking pamilya Pilutin De La Cruz, mga Diaz po, at syempre yung mga taga-PBS. Tito Francis, i-share ko lang sa'yo, kami yung nanalo sa choir ng Christmas party. Sana napanood mo yung video na yon. Kami ipasa mo sa akin. Sige, papadala natin yan, no? At binabati ko rin po ang aking PSA family ng Merry Christmas po, no? At magkikita-kita rin po pala tayo next week, no? For our New Year special, no? Pasensya na po at medyo nahuli ako. Okay, pero na wala pong serbisyo balita ngayon. Ayan. Okay, anyway, thank you very much, Kate De La Cruz Pilutin. A blessed holiday to you and to your family and to your loved ones. Okay.
Tuloy-tuloy na tayo at puntahan na natin ang ating special guest pa rin, ang Assistant National Statistician, Policy Coordination and Monitoring Service, Marela Lovely Andres. Marela, a blessed holiday. Happy holidays din po, Sir Francis. Good afternoon po sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat naman at nakaabot ka sa ating episode ngayon. Christmas presentation natin. At napakaganda ng maidadagdag mong kaliwanagan sa ating mga clients, lalo na itong patuloy na nagkaantay ng kanilang PhilSys ID. Kamusta na? Ano ang latest update natin sa PhilSys registration natin ngayon dito sa Pilipinas? At siyempre pa, maaaring sa ibang bansa mamaya. Apo. So ngayon po dito sa Pilipinas, tuloy-tuloy pa naman po yung ating registration. Sa ngayon po, meron na tayong mga 75.2 million na register. Sakto, ito po yung nakatapos ng biometrics. Uh-huh. At nag-aantay na lang sila na kanilang PSN or kaya na kanilang PhilID. Mm. Tapos po, sa pagdating sa paggawa ng PSN, kasi ito po ay ginagawa ng system, no? Kapag napatunay ng system na nag-isa ka at wala kang kaparehas na datos, meron ka ng PSN, yung PhilSys number. So ngayon po, meron na tayong 54.6 million out of the 75 na na-register. Uh-huh. Tapos po, sa ang na-print naman na nating PhilID na dinispatch o binigay na natin sa post office para i-deliver ay nasa 27.9 million. At sinabi na rin o nireport na rin ng ating partner na vendor, si post office, na sa ngayon ay nakapag-deliver na sila ng 20.3 million na PhilID cards. Pero meron na rin tayong mga deliver na PhilID. I think nabalitaan nyo na rin yun, yung parang habang nag-aantay sila dun sa matigas na ID, nagbibigay din po ang PSA ng mga pwedeng i-print yung kanilang ID sa registration center. At sa ngayon po, naka-issue na tayo ng 11.5 na e-fill IDs, printed e-fill IDs sa papel po sa ating mga kabayan. Okay, but ANS, ano ang target natin until the end of the year 2022? Actually, sa step to registration, tina-target namin ng 92 million. Okay. Medyo malabo na yun dahil alam niyo na, holidays na. Kaya may mga strategy kami next year para humabot. Actually, ngayon, ginagawa na namin. Kasi ang karamihan po na hindi pa nare-register yung mga edad 5 to 15, yung mga pumapasok sa school. So, ang tina-target namin ngayon, registration sa school. So, sana inaantayahan namin ng mga magulang, no? Na payagan na i-rehistro ang kanilang mga anak. Pero wala tayong tie-up sa mga public and private schools and universities? Meron po tayong ginagawa, sir. Meron po tayong mga school registration na nag-start noong August. Pero kadalasan yata nito yung mga public kasi syempre madaling kausap dahil kaparehas mong gobyerno. At nakikipag-usap din kami sa mga pribadong eskwelahan. At siguro next year, pag-iitingin pa natin, pararamihin pa natin yung registration sa schools. Ayan. Okay, dun sa mga naghihintay pa rin ng kanilang PhilSys ID, yung hard copy, ano ang maaari nating maipangako sa kanila after the holidays? So ngayon po, para po dun sa, para ma-reach po namin yung target namin dun sa pag-deliver ng PhilID na matikas po, no? Para sa kami po ay actively nakikipag-usap sa BSP, sa ating partner vendor na nagpiprint para dagdagan pa ang kanilang mga machines, no? Para mapabilis ang pagpiprint. At maaari din kami, pinitignan din namin yung posibilidad na humingi ng tulong sa ibang printers. So ito po ay ongoing na talks with them. Okay. Pero ANS, nakarating marahil sa inyo yung balitang kumalat sa mga news program sa iba't ibang television channel na mayroong nagreklamo tungkol dito sa kanilang hard copy ng PhilSys ID kaugnay ng mga retrato daw na nababakbak
How true is this? Investigahan nyo na ba ito, ANS Marizza? Pinag-aaralan po ito ng PSA. Kapag po ganito may mga report, i-report nyo lang po doon sa PSA. Meron po kami mga grievance channels at maaari namin kunin yung detalye mong nagko-complain para po maipila namin sila sa updating or reprinting. Pwede naman po kasi mag reprint. Pero ito po yung pinag-aaralan pang proseso sa ngayon. Pinag-aaralan po ito ng PSA at kapag kompleto ng report, kami po ay magbibigay ng public announcement. Okay. Alam mo, ANS Lovely, siguro talagang this is a special concern sapagkat ako man ay masasaktan din pag mayroong mga ganitong report na maaari namang hindi natin malaman kung dubious o legit ang mga ganitong mga pag-uulat. Pero dapat sana hindi nakakarating sa mga radio station, sa media, bagkos dapat sana sa PSA nila idiretso. Tama, Sir Francis. Meron naman kaming mga grievance channel dito. Meron kaming social media. Meron din pong email and call center. Para hanggang harapin po yung mga complaints at may mas ayos at matulungan na natin. Okay. Now, ANS Lovely, dumako naman tayo sa katatapos lamang na pilot registration sa Singapore. Kamusta ang tanggap ng ating mga OFWs? Opo, Sir Francis, napakainit ng kanilang pagtanggap ng aming imbitasyon para mag-register. Sa actually, wala pa kami doon. Yung mga nag-book po, talagang puno na. Sabi nga nila, 30 minutes, puno na yung slots. Kasi nga, maraming Pilipino sa Singapore ang gusto rin makaregister. So, overall po, naging successful siya kasi talagang nagamit namin yung pagpunta namin doon para ma-register kung ano man yung kaya nung team na pumunta doon. Plus, nakakuha kami ng mga impormasyon para mapabuti pa namin yung aming pag-re-register in abroad. Nakuha namin yung mga detalye. Syempre, kailangan namin makuha yung insights ng mga registrants. So, nag-interview din kami doon. Meron silang survey na sinagutan. Nakipag-usap din kami, nakipag-unayin sa embassy para maintindihan namin kung ano yung pangangailangan ng Pilipino, lalo na sa Singapore. Okay, ANS, gaano kahalaga ang pagpaparegister maging ng mga Pilipino abroad sa PhilSys? Ang ating PhilSys kasi ay base sa batas no na RA 11055. But ang goal talaga nito ay marehistro lahat ng Pilipino. So ito po ay yung mga nandito sa Pilipinas at kahit yung sa abroad. At ang pinaka-goal din naman ng PhilSys kasi ay ma-integrate siya sa iba-ibang database ng mga IDs na existing sa Pilipinas. Kunwari, SSS, GSIS. Yun naman yung pinaka-goal niya. No? So parang, lalo na sa mga Pilipino na nasa Singapore, nakikita nila to sa SingPass. SingPass kasi parang katumbas ng ID natin sa Singapore. Dito, isang sa application pa lang, nandun lahat ng credentials mo sa SSS or sa ibang nilang services sa Singapore. Ito rin naman ang goal ng national ID. So kahit sila ay nasa abroad, syempre may transaction sila sa Pilipinas. Yes. Dapat mag-register sila para in the future, handa sila. At kapag na-integrate na natin yung ibang databases, magagamit na nila yung nag-isang ID to see all their transactions at ma-verify at ma-authenticate sila. ANS, meron bang mga challenges na kinaharap ang ating PSA registration, lalo na pinagsisikapan ninyong ma-reach out lahat ng mga Filipinos, even abroad? Opo, Sir Francis. So, syempre dahil ito ay pilot, talaga makakita tayo ng mga bagay na dapat i-improve. So, siguro dahil yung influx ng tao, hindi din namin na-anticipate. Tatlong registration kiosk lang kasing nailagay namin. Pero ang nakikita namin dito, dadagdagan namin para mas marami kaming ma-register in a shorter time. And also, dahil isang araw lang talaga
yung inialat sa public. Kung sabagay, kung ibig sabihin po nun yung tipong publicly announced na registration. Kulang po yun, no, para ma-cover lahat ng Pilipino na nasa Singapore. Sabi ng embahada, nasa around 200,000. So siguro kailangan mapahaba pa namin yung registration period sa mga bansa. Pero sapat na ba ang ating manpower complement na i-deploy sa iba't ibang lugar to handle the situation? Ayun nga, ito ay pinag-aaralan pa po ng PSA sa ngayon. Tinitignan namin kung kaya ba ito ng PSA lang o kailangan namin makipag-ugnayan sa isang third party. Ito po ay mga pinag-aaralan pa sa ngayon, Sir Francis. So wala pa ako official na ano dyan. Nasagot. Pero yung mga embassies natin and consulate, are they given the authority para mag-acto bilang mga registration officer? Ito po ay kailangan din pag-usapan. Isa to sa tinitignan ng PSA. Kailangan pag-usapan with DFA po. Pero meron kasing mga i-consider dyan. Like manpower, at syempre yung space. So ito po ay kailangan pang scrutinize, pag-usapan pa po at upuan with the FU kung aling-aling mga bansa yung una naming tatingin. Okay. So, ANS, ano-ano pa bang angulo ang dapat nating pag-ibayuhin para sa mga susunod na proyekto ng PhilSys abroad? Tulad nga po nung nasabi namin, titignan kasi iba-ibang bansa, iba-ibang polisiya. No? Tulad sa Singapore, napakahigpit nila na gumawa ng activity na Philippine-related outside embassy. So ito yung mga dapat namin consider. Ngayon, dapat din namin alamin kung ano yung mga polisiya sa ibang bansa. At titignan din namin kung ano yung mga pangangailangan ng bawat Pinoy sa iba-ibang bansa kasi maaaring hindi sila pare-parehas. Okay. So ito po ay marami pang research na dapat. Okay. Finally, ANS, mayroon pa bang abangan ng publiko na posibleng mga susunod na proyekto ng PhilSys? Sa pagre-register ho abroad, meron pa ho. Kasi ang tinitignan namin, yung top 7 na bansa na dapat na i-register kung saan maraming Pilipino. So tinitignan, inaayos pa po ngayon yung mga proseso, yung mga schedule. Pero syempre yung mga top 7 po dyan, yung maaaring Hong Kong at Dubai, yan po yung maraming Pilipino. Na sana ma-reach out natin at ma-register. Okay. So, before totally winding, meron ka bang mensahe, ANS, sa sambayanan? Sa ating mga kababayan, no, nasa Pilipinas man o sa abroad, na hindi pa nakakapag-register, lalo na sa Pilipinas, inaanyayahan namin na mag-register pa po tayo, yung mga anak natin, huwag po natin katakutan. Ang PhilSys system ay secured. Ito pa inaalagaan, inaalagaan ng PSM yung datos. So, i-register nyo ang inyong mga anak o mga kamag-anak pa. At sa abroad naman po, ang tabayanin nyo lang po, i-improve pa namin ang proseso at pakikipag-ugnayan para po mas maserve, mabigyan natin ng maayos na service yung mga Pilipino sa ibang bansa. Okay. Maraming maraming salamat, ANS Lovely Andres, sa iyong oras na ipinagkaloob sa ating Christmas episode ng ating PSA Serbisyo sa Radyo. More power to you. God bless. Hanggang sa muli. Thank you, Sir Francis. At salamat sa mga tagapagkinig. Okay, mga kaibigan. Bago natin balikan ang ating frontline service, paraanin muna natin at pakinggan muli ang Christmas message ng ating national Statistician and Civil Registrar General, Dr. Dennis Mapa. Okay. Hindi pa tayo ready, Master? Okay, Kate. Kate De La Cruz. Okay, Tito Francis, yes. Meron po pala ako ibabalita sa inyo, Tito Francis, at sa ating mga listener, ipinagdiriwang ng Philippine Statistics Authority o PSA ang isa pang palatandaan sa pagpapatupad ng national ID dahil umabot na po
sa 10 million e-fill ID ang na-issue sa mga Pilipino. Wow. May kabuuang 10,126,352 e-fill ID ang na-claim sa PhilSys Registration Center sa buong bansa simula pa noong December 19, 2022. Binibigyan din ng PSA na mayroong nakalaan na physical card para sa bawat taong nakarehistro sa PhilSys. Ang mga gustong mag-claim ng kanilang e-fill ID sa PhilSys Registration Center ay makakatanggap pa rin ng kanilang e-fill card o physical card na ihahatid sa address na ginamit nila sa kanilang step 2 registration. Tiniyak ng PSA sa publiko na tuloy-tuloy ang pag-imprenta at paghahatid ng fill ID card katuwang ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at the Philippine Postal Corporation o Post Office. Ang e-fill ID ay bahagi ng proactive na diskarte ng PSA upang payagan ang agarang paggamit ng PhilSys bilang valid na patunay ng pagkakakilanlan at edad na napapailalim sa authentication. Idinisenyo upang magkaroon ng parehong functionality at validity gaya ng physical na card. Ang e-fill ID ay isang government-issued ID at tinatanggap ng mga ahensya ng gobyerno at pribadong establishmento sa mga transaksyon na nangangailangan ng patunay ng pagkakakilanlan o edad. Sa pamamagitan ng iba't ibang issuance at advisories, ang BSP, DFA o Department of Foreign Affairs, Department of Social Welfare and Development, Department of Finance, Government Service Insurance System o GSIS, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at National Privacy Commission o NPC. Bukod sa iba pa ay nagpahayag ng pagtanggap sa e-fill ID. Para sa mga insidente na hindi pagtanggap, maaaring tawagan ng PSA sa pamamagitan ng info at philsys.gov.ph o sa hotline na 1388. Maaaring ito po ay may bayad ha. At sa me/PhilSys official. Muli, ako po si Kay de la Cruz Pilotin para sa PSA Serbisyo Balita. Thank you very much, Kate. At baka meron ka pang dagdag na shoutout kay Bebe? Ayan, syempre po, binabati ko po yung aking baby na si Ahava Pilotin, Tita Francis, 10 months na siya. Wow. At malapit na siya mag 1-year-old. Sana pag nag 1-year-old na siya, magkita-kita na po tayo, no? Right on. Okay. So, ituloy mo na, Kate, itong ating mga ilang queries pa. Okay. Na nakahanda. Okay, go. Sige po. Andiyan sina, andiyan sina ANS Engineer Marizza Grande at si Emil the Big Man Querubin. Oh, Merry Christmas. The full house of ano pala to? Full of powers po pala tayo ngayon. Oh, oh, oh. Okay. Okay, sa number 9 na kay Abdul Bansinan okay, Tindig. Sige. Mula po kay Abdul Bansinan Tindig. Hello PSA, may concern lang po ako about sa national ID ng pamangkin ko. Tumatanggap po ba tayo ng question tungkol po sa national ID, Sir Emil and Ma Marizza? Andito si ANS Lovely. Oh, sige, si tanong natin na natin, ha? Sige po. Sige po, basahin ko po yung question. May concern po ako sa national ID ng pamangkin daw niyang 12 years old. Nakuha na raw nila black and white pa temporary ID. Pero married po ang civil status niya, which is hindi siya married. Paano raw po yung mapapalitan? Sige po. Ma'am, siguro ang na-deliver sa kanya dahil sinabing black and white nasa papel, ito yung ini-issue natin na e-fill ID printed, isang strategy para habang inaantay yung talagang card eh mabigay magkaroon na sila ng access sa kanilang credentials. Ngayon po yung sa issue doon sa pagiging married, marit po nila itong i-report sa ating mga grievance channels para po maipila namin siya sa mga dapat i-correct. Pero ang ating system pa po kasi ay pa-ready para i-correct ko ano yung unang na-register. Tsaka kailangan po namin investigahan muna yung kaso para malaman po saan po talaga nang galing yung pagkakamali. So, pwede lang po nila itong i-report sa PSA para po maimbestigahan na. Okay po. Next question po mula po kay Yami Abarte. Pwede po ba akong kumuha ng NSO ng lola ko? 83 years old na raw po siya at mahirap na po magbiyahe. Ma Marizza? Okay.
Pwedeng-pwede naman siya mag-request ng copy ng tama ba birth certificate siguro ito, no, yung hinihingi niya. But kailangan meron siyang authorization ng kanyang lola para makakuha siya ng kopya ng birth certificate ng lola niya. And of course, valid IDs. ID niya, ID ng lola niya pag nag-present po siya sa ating mga outlets. And of course, the appointment na kailangan mag-secure muna sila bago sila pumunta sa ating mga outlets. Okay, next question po mula kay Marshall Lista. Pinalegitimate po namin ang anak namin na panganay kasi out of wedlock baby siya. Need po ba magpa-Manila para makakuha ng PSA niya bago magamit ang apelido ng papa niya? Salamat po sa sagot. Sir Emil? Yes po, ma'am. Siguraduhin lang po ni Ma'am Marshall na yung legitimation document po niya ay nakarating na po sa PSA. Kailangan po talaga, ma'am, na siya ay pumunta sa central outlet po natin para ma-file po ito. Kasi ang ating legitimation process po ay hindi pa natin ito dinidecentralize sa ating mga regional offices. So, kailangan pong pumunta ni Ma'am Marshall mismo po dito sa ating East Avenue outlet para ma-process po yung kanyang legitimation. Pero kung nasa amin na po yung legitimation document niya, Ma'am Kit, pagka naisumite sa amin ng maaga po ito, ay pwede na po niyang abangan sa lahat ng outlet po ito kung ma-process na po siya. Kasi once naman sip namin yung legitimation document niya, wala po siyang problema, kompleto yung document, ay i-load namin ito sa CRS database kahit wala pa po siyang request. Pag kompleto po ito, 7 days na sa database na po siya. Okay, thank you sir. Emil, mula naman po kay FM or MF Almejas. Magkano raw po magagastos for late registration kung ang anak nila ay 3 and 2 years old? Okay, sige Ma'am Marissa. Okay. Depende kasi yan, no, sa ating mga local government units, Kit. So, some LGUs charge talaga nung delayed registration project process, but hindi namin ma-ensure kung magkano kasi depende po 'yan sa bawat LGU. Pero meron kami ngayon special project, ito yung PhilSys Birth Registration Assistance Project. Yung target po natin dito yung mga IP Muslim at saka yung mga poor peace, no, yung mga nasa lowest sector, na pwede po sila mag-avail, facilitate ng free delayed registration. So, mag-coordinate lang sila sa ating mga local civil registrars kung saan po sila nakatira ngayon. Okay, next question po para kay Sir Emil. I have two questions, Sir Emil, para sa iyo, no. So, paano daw po malalaman ng isang couple kung nasa PSA database na yung kanilang marriage certificate kung sa ibang bansa po sila kinasal? Ano raw po yung pwede nilang way? And then, yung isa naman, tungkol naman sa Senomar, pag nag-request ka, gano'ng katagal bago ma-release? Yes po. Umangunahin natin sagutin yung Senomar. Ano po? Pag sa okay. ITP1 outlet po natin, ito po ay makukuha within the day. Pero dun sa ating CRS ITP2 outlet natin, yung nabanggit po kanina ni Ma'am Maris na mga bagong outlet natin na nagbibigay na rin ng bagong servisyo ni PSA, ito po ay makukuha within 2 to 4 hours yung Senomar. Para dun po sa isang katanungan ukol sa kanyang marriage certificate na naganap po sa ibang bansa, ay kailangan po niyang ma-ensure na naipadala po ito sa PSA Central Office sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng dispatch number. Ang dispatch number po, ito ay makukuha niya mula po sa ating DFA, tanggapan ng DFA, na nai-transmit na po ito sa ating PSA Office po yung marriage certificate niya. Ngayon po, kung na-transfer na po ito, magkakaroon talaga kami ng notice sa aming database. So maaari din po siyang mag-email sa PSA sa ating qvu.crs123@psa.gov.ph para magtanong doon or mag-inquire kung ito po ay na-load na sa ating CRS database. Okay, maraming salamat Sir Emil and Ma'am Marissa. Back to you, Tito Francis. Okay, thank you very much, Kate. At of course, sa ngalan ni Kate Dela Cruz Pelutin at Jam Season sa ating home studio, sa ating mga technical engineers na sina Roger Cruz, Mariel San Antonio, at siyempre sa ngalan ng ating mga naging resource person, ANS Engineer Marizza Grande, at of course, si Emil the Big Man Querubin, at sa ngalan ni na Micah Grabador,
Nathaniel Gonzalez, K.M. Mangirog, Nikki Sakate, Jerome San Miguel. At siyempre pa, sa ngalan po ng lahat ng ating mga taga-subaybay, nationwide, worldwide, a blessed Christmas to one and all. Ang inyong pong Kuya Francis, nag-iiwan ng isang mapayapa, masaganang Pasko sa inyong lahat. Until next week, same time, same station, God bless.